kuna bot na rin si Jessica Soho. Ang launching ng pelikula ay tinimpang kahulit sobra. Napakainipan ko nga rin yan sila yun. Si Jessica Soho nagpapatimbang. Nakakatawa nung nagpatimbang kami. Umakyat si Jessica Soho sa weighing scale. Pag-akyat ni Jessica Soho, tumunok ang weighing scale. One at a time. One at a time. One at a time. So ayaw niya nang magpatimbang ulit. Ang hirap nga lang kung si Jessica Soho magbubuhol. Kailangan gathering lagi. Sasabihin ng ladies, ipasa ang lechon! Sasabihin naman Jessica, eh nasa ng apo? If you want to scream, yeah! Inakaw daw ng boyfriend yung panty ni Jessica. Tapos pinalabahan. Nung dinala sa laundry, ang chinigay, comfortable. Naghihilom daw ang lahat ng sugat, pero may mga sugat na hindi lamang matagal maghilom, kung hindi nag-iiwan pa ng panghabang buhay na pilat, gaya po ng rape o panggagahasa. Sa lahat ng kultura, saan mang sulok ng mundo, mula noon hanggang ngayon, isa pa rin sa pinakamatinding salot sa sangkatauhan, lalo na sa mga kababaihan, ang karumal-dumal na krimen ng panggagahasa. Sa Pilipinas, hindi bababa sa 3 ang nare-rape kada araw. Ang mas matindi pa, rape din ang numero unong krimen na bumibiktima ngayon sa mga bata. Mas mataas pa nga raw ang bilang na ito kung tutusin, lalo na't hindi naman lahat ng biktima handang ihayag ang hindi makataong karanasan sa madalas mapanghusga pang lipunan. Sa tansya ng United Nations, sa kada 5 babae ngayon sa buong mundo, isa ang na-rape na o maaring ma-rape pa lamang. Sa ngayon, patuloy pa raw na tumataas ang bilang ng mga biktima ng panggagahasa. Kaya naman, isa po itong paksa na hinding-hindi dapat maging laman ng mga biro. Gusto kong magpasaya, gusto kong mag-vice ganda ng maraming tao, pero siyempre, kailangan matuto ka rin naman sa mga nangyayari. Diba? Hindi naman pwedeng bara ka lang ng bara, bara-bara o arugante kang mayabang ka. Wala akong pakialam dyan. Ano pa magiging masaya rin ang buhay? Yung arugante. So masasabi mo yun yung naging... Patunayan din sa tao na nag-iisip din. Okay. Hindi pa nanihimik ko pagpapakumbaba at pagpapakupa ng isang mainit na at tensyonadong sitwasyon na hindi ko hindi kinakailangan. So masasabi mo bang yun yung natutunan mo with all the things na nangyari recently, yun na natutunan mo ngayon yung maging maingat? Maging maingat, magkaroon ka ng humility sa sarili and learn from each and every ano experience that you have. Open ka ang baguhin ng style mo sa pagpapakumbaba? Pag binago ko ito, hindi na ito si Vice Ganda, pero mas magiging responsable ako. Thank you. Alam mo kung sino lang ang pinakamatinding magiging kalaban ni Cardo? Sino? Nako, kabahan ka kay si Cardo. Ang pinakakalaban ni Cardo. Sino? Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Si Kiboloy lang ang magpapahinto ng probinsyano, abangan niyo yan. So ano, hinahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang probinsyano. Papahinto mo pala ang ano eh, lindol eh. Apakayabang niyo pala eh. Nan, huwag niyong pagtawanan. Nakita ko sin video eh. Tawanan at palakpakan pa yung mga nasa audience eh. Hindi lahat ng klaseng patawa ay nakakatuwa. Sabi niya daw, stop! Sige nga, punta kang gitna ng ano, EDSA, stop to yung traffic doon. Inahamon kita Kiboloy, pahinto mo nga ang utak siya. Iba ka, Kiboloy! But the challenge is accepted. Baro di ako magsasalita. Hintayin ko na lang. Kailan mo magustong mapaistap ang probinsyano? Ikaw, magpili ka. Kailan mo gustong i-stop? Isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, apat na buwan? Ikaw, pili ka. Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop.
ABS-CBN franchise renewal. Maaprubahan pa nga ba? Matapos na kasi ang license to broadcast ng network 9 months from now o sa darating na March 20, 2020. Sabi niya, hindi na dapat na maiparenew pa ang franchise ng ABS-CBN. I will file a complaint. Congress no need to renew it. Wait, sir, just to clarify, you're going to block the renewal of franchise of ABS? Okay, so you're gonna block it? Yes! Baka sa apat na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Baka pati yung network mo, stop na yun.